Paano ba? Paano suyuin ang isang lalaki kapag galit? Topic requested by Ayesa Ramos. Ayesa, thank you for supporting our channel. Shout out to Tisha Ople. Please check out her channel dahil bagong YouTuber pa lang po ito. Please like and subscribe to the Paano Ba Tagalog How-To channel for more Tagalog How-To videos. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Salamat sa TokTok for supporting this channel. Kung interesado po kayo maging TokTok operator or rider, please contact us sa aming Facebook page, facebook.com/toktokpasigfranchise, or email us at paanobachannel@gmail.com. Kung gusto nyo lang mag-download ng TokTok app para sa mas murang delivery fees, please use the link below or download the app and use my referral code PPS12504952. Let's start the video. Step 1. Mag-sorry at ipakitang seryoso ka dito. Kung ikaw ang may mali, humingi ng paumanhin at ipakitang seryoso ka sa paghingi nito. Tandaan na may dahilan kaya siya nagalit. Makikita niya sa iyong mga mata kung seryoso ka sa paghingi ng tawad at naiintindihan mo kung bakit siya galit. Maaaring galit siya dahil nag-aalala siya sa iyong kaligtasan kung hindi mo makita ang halaga na binibigay niya sa mga bagay na lubhang mahalaga para sa kanya. Usually naman po, yung mga lalaki, sila yung nanunuyo sa babae. Minsan nga nagsusorry sila maski na hindi nila kasalanan. So, kung nandun po kayo sa sitwasyon na alam mong nasaktan mo siya at alam mo na ikaw yung may ginawang mali, tapos nakalipas na ang isang gabi, hindi ka pa rin niya pinapansin sa susunod na umaga, chances are ikaw po dapat ang kailangan mag-sorry. Lalo na kung alam mo naman talaga na ikaw ang may kasalanan. Especially po kung napahiya niyo siya sa harap ng ibang tao o di kaya ay namaliit niyo siya even ang kayong dalawa lang. Kapag natamaan niyo po ang ego ng isang lalaki, talaga pong magiging masakit ito para sa kanya. Step 1, mag-sorry at ipakitang seryoso ka rito. Step 2, maging extra sweet. Kung sanay ka na ikaw ang sinusuyo, subukan mo namang manuyo this time around. Tanungin mo siya kung ano ang magagawa mo para mapagaan ang kanyang pakiramdam. Napaka-importante ang tono ng iyong boses. Gawin mong malambing kapag kinakausap mo siya. Makatutulong na ipaghanda mo siya ng maiinom tulad ng mainit na kape o paborito niyang inumin. Kumbaga, pagsilbihan mo siya, ipagluto mo siya ng paborito niyang pagkain, o di kaya ay masahihin mo yung likod niya, maging extra sweet para lumambot yung puso niya sa'yo. Step 2, maging extra sweet. Step 3, bigyan mo siya ng puwang at oras na kailangan niya. Minsan, kailangan lang niya magpalamig ng ulo talaga. Sa ganitong pagkakataon, nararapat lamang na irespeto mo ang puwang at oras na kailangan niya. Kung pipilitin mo siyang magsalita o gumawa ng desisyon habang siya ay galit, baka may mga masabi kayo sa isa't isa na hindi maganda. Kapag kalmado na siya, maaari mo na siyang kausapin ng mahinahon at maayos. Minsan, sa gitna ng pag-aaway ninyong dalawa, sasabihin niya, pwede bang umuwi muna ako o magpalamig ng ulo? Pwede bang matulog na muna tayo at bukas na nating pag-usapan ito? Kapag pinilit at pinilit mo siya, malamang meron siyang masasabi na makakasakit sa'yo. Kapag humingi siya ng espasyo para magpalamig ng ulo, akala mo para yun sa kanya. Dahil gusto niya nang umuwi o gusto niya nang matulog o ayaw kanya munang kausapin. Pero ang katotohanan, kadalasan para rin to sa'yo at sa ikububuti ng relasyon ninyo. Kasi baka may mga masabi siya na mas magpapalala ng sitwasyon o di kaya ay alam niya makakapagpaiyak sa'yo.
Kaya bigyan mo siya ng puwang at ng oras na kailangan niya. Pag sinabi niya na pwede bukas na lang, hayaan mo siya maski na mahirap ito para sa'yo. Maniwala ka na lang at manalig sa partner mo na pag sinabi niya bukas niyo na lang pag-uusapan, ay mapag-uusapan niyo talaga siya ng mahinahon pagdating ng kinabukasan. Step number 3, bigyan mo siya ng puwang at oras na kailangan niya. Step number 4, sabihin at ipadama sa kanila na tama ang kanilang nararamdaman. Bigyan sila ng validation, ika nga. Nakatutulong na maintindihan ng lalaki na nararamdaman at alam mong tama ang kanyang nararamdaman. Hindi man ito ang agarang solusyon upang hindi na siya magalit, makatutulong ito upang mailagay ang mga bagay sa tamang perspektibo at magsimula siyang kausapin ka patungo sa isang pagkakasundo. Ipinapakita rin ito na pinapahalagan mo ang kanyang nararamdaman at wala kang ibang nais, hindi mapabuti ito. Ang mga lalaki bihira nga mag-share ng nararamdaman sa kanilang kapareha. Minsan, takot na sila o di kaya ay stressed out sa trabaho. Pero pilit nilang itinatago ito mula sa'yo. Kaya kapag nagpakita sila ng emosyon sa atin at naging vulnerable sila, kailangan i-acknowledge natin ang nararamdaman nila. Kunyari, paano natin gagawin ito? Sabi mo sa kanya, alam ko na galit ka sa akin at nag-aalala at alam ko na pahiya kita. Pero hindi talaga yun yung intention ko. Sorry at wala na akong balak gawin yun uli. So kailangan bago ka mag-sorry, i-acknowledge mo muna ano ba yung naramdaman niya at nare-recognize mo kung bakit valid ito. Step number 4, sabihin at ipadama sa kanya na tama ang kanyang nararamdaman o na at least nare-recognize mo ito at valid ito. Step 5, huwag mo munang ikwento sa mga kaibigan mo ang nangyayari. Isa ito sa mga pinakaayaw ng lalaki. Kahit na pakiramdam mo ay makatutulong ito sa'yo, mas makabubuti na sarilinin niyo muna ang mga bagay na pinagdadaanan ninyo. Lalo na kung nag-away lang kayo ngayong gabi at sabi nga pag-usapan niyo bukas. Walang sense na ikwento ito sa mga kaibigan niyo dahil baka sumama lamang ang tingin nila sa kanya. Nagpapakita lamang ito na sa oras na yon, nasa kanya at sa relasyon mo ang atensyon mo at nasa kanya ang respeto mo. Sa mga oras na emosyonal ka at nagkwento ka sa mga kaibigan mo, maaaring puro masamang bahagi lamang ng relasyon ang pag-uusapan nyo. Hindi ito magiging maganda kalaunan at maiilang ang boyfriend mo o ang asawa mo sa mga kaibigan mo and vice versa. Step 5, huwag mo munang ikwento sa mga kaibigan mo ang nangyayari. Step 6, ipaliwanag mo rin ang parte mo. Kalimitan na dahilan ng pagtatalo ang hindi pagkakaintindihan. Mahalagang malaman ng lalaki kung saan ka nanggagaling at kung bakit mo nagawa o nasabi ang mga bagay na naging dahilan kung bakit siya nagagalit. Mainam ito hindi lamang para maintindihan niya ang party mo, kundi para malaman din niya na baka nagagalit siya sa maling kadahilanan. Una, mag-sorry ka at i-validate mo ang feelings niya. Pag medyo kalmado na siya, humingi ka rin ng permiso para ipaliwanag yung sarili mo. Kasi kung hindi mo gagawin yon, hindi ka muna magsasorry, hindi mo i-validate yung feelings niya, ang dating ay parang nangangatwiran ka. So step number 6, ipaliwanag mo rin ang parte mo. Step number 7, makinig sa kanya sa oras na gusto na niyang magsalita. Take turns, ika nga. Makinig ng mabuti kung gusto niya niyang sabihin kung bakit siya nagagalit at anong ikinagagalit niya. Kahit napakiramdam mo ay hindi sinasalami ng mga sinasabi niya ang totoong nangyayari, mahalaga pa rin na mailabas niya ang kanyang saloobin. Sa pamamagitan nito, malalaman mo ang mga bagay na kailangan ng agad na atensyon at solusyon. Malalaman mo rin sa pakikinig sa kanya na nasaktan mo siya kahit hindi ito talaga ang iyong intensyon. Give and take, ika nga, kung siya pinakikinggan ka niya, bakit hindi mo hahayaan na ikaw naman ang makinig this time around? Step number 7, makinig sa kanya sa oras na gusto na niya magsalita. Step number 8, sabihin mo kung gaano siya kahalaga sa'yo.
Ngayong kalmado na siya at nasabi na niya ang gusto niyang sabihin, ipahayag mo kung gaano siya kahalaga at ang kagustuhan mong maayos ninyo ang sitwasyon. Huwag kang matakot na sabihin sa kanya kung gaano ka kalungkot o kabalisa noong nagagalit siya at ngayon ay masaya ka na na nag-uusap na kayo. Ipaalala mo sa kanya mga katangiang nagustuhan mo sa kanya. Maging tapat ka sa tunay mong nararamdaman. Ipaalala mo sa kanya na isang maliit na away lang nito at ang dami-dami niyo nang napagdaanan at na-overcome as a couple. Sabihin mo na maski man nagkatampuhan kayo, mas matindi pa rin ang pagmamahal mo sa kanya. Step number 8, sabihin mo kung gaano siya kahalaga. Maraming salamat po sa pagnood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How To channel for more Tagalog How To videos. Please also like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel, and also support our business page, facebook.com/toktokpasigfranchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code para po sa mas murang delivery fees at para na rin makatulong sa ating channel. Download TokTok app and use my code PPS1250452 for topic requests, video requests, and shoutout requests. Please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.